oras ay mag-alas 9 na. Pasok na tayo. Night vlog. So, dala-dala natin ngayon ang trisiklo ng SEC. This is Triumph Street Twin. Ngayon ko lang siya madadrive ng night time. Okay naman. Hanggat maaari, hanggat makakapag-motor, we're going to be riding. Sana hindi umulan. Kasi kanina, galing tayo ng SLEX kanina. Although, nag-review tayo ng car review naman. Umuulan sa SLEX, no? I really hope that hindi uulan ngayon. So, try natin magbago ng daan. Maybe dadaan tayo ng Sumenia Highway. Kakaliwa tayo dito. Tapos, kakanan tayo sa Bagong Tulay. Or, doon tayo dadaan sa Bagong Tulay. Madali makita itong ano, itong display ng Triumph at night time, ha? So, dito yung info. Straightforward yung mga buttons niya. I have 82 kilometers more with the gasoline that it has, with the fuel that it has. Dalawang kulay na kita sa internet nito, eh. The blue and this red. Hindi ko alam kung may iba pang kulay. But anyway, this is just a nighttime vlog. Sumenia Highway tayo ngayon, guys. I've got 10 more minutes before going on air. Namiss ko to. Namiss ko to, ah. Sos talaga. Police pa naman si Kuya. Very reckless. Let's go! Sarap talaga ihataw na ito. Woo! Namiss ko to! Magmotor! Ah, sana matapos ng pandemic para makapag-out of town na every now and then. You know, just the leisure and the pleasure of riding your bike going somewhere. Ngayon, ang hirap gawin, no? It has to be in great considerations sa mga bayan na pupuntahan mo. Dati ka, pwede kang mag-restaurant sa bandang Pampanga, mag-subic ka. Ngayon, you have to research, no? Kung merong existing protocols sa area, hindi naman uniform. Maybe it will take me another 10-15 minutes sa office na tayo. Naku, kumukulog kami kidlat. Sana wag naman umulan. Kasi pag umulan nga, pop tayo ka dihadong. There you go. Sarap naman ihataw na ito. Panahalo. Gaya ng una kong ano, na-review na or in-upload na review nito, yung first city ride impression natin. Ang ganda ng ano nito, ng torque nito, swerte. Hindi siya yung torque na nakakalaglag. May ganung torque, eh. But again, designed yun sa mga yung mga race racing ba motorcycle. Ito naman ay street, no? Sos. Dapat alert ka talaga sa ganito, eh, no? Kasi kung hindi, minsan mabubulaga ka, magugulat ka, eh. Kahit di ka naman tinamaan yung reflexes mo, baka sumemplang ka. Medyo basa dito sa part na to. Sana naman dito, medyo malalim yung lubak, ha? Pero buti na lang, no? Malambot ang suspension nito. Hindi niya iniindaga, ano? Sarap! Having the best of both worlds. Mabilis na yung biyahe ko, nag-enjoy pa ako sa sinasakyan ko. Basta maging careful lang tayo sa mga nakamotor, ha? Sa lahat ng mga kamotor dyan, mag-iingat kayo sa inyong pagmamaneho. Alam nyo, accident, ang aksidente ay ano, part ka ng pagmamotor, eh. But you can minimize the impact. Kumbaga, no? Oo. At least, iba kasing sumemplang ka sa nabalian ka, sumemplang ka sa nagasgas ka lang. So, it's a difference sometimes. Hindi sometimes, in most cases, it's a difference between losing a limb, di ba? Or going home with just few scratches. Sama yan ako, kahit na napakaingat ko na may mga pagkakataon, tutumba pa rin ako. That's part of it, eh. Pero hanggat maaari, ayoko yung more than gasgas. Medyo mahaba yung downtime. Sana kung nagasgas ka lang o nabalian ka lang. What if it would mean your life? So, ingat po tayo. Medyo malabo lang yung kanyang stock bulb. Siguro kung akin to, i-upgrade ko yung ilaw nito kasi medyo malamlam. So, hindi mo gaano kita yung kalsada. But then again, pwedeng aftermarket lang yan, eh.
Kumbaga, hindi siya big of a deal dahil palitin naman talaga mga bulb. Pero yung pipe, di mo nga kailangan palitan eh. Yung exhaust na ito. As it is, okay siya eh. Ganda ng tunog. Oo nga, panalo nga ito sa pang araw-araw. Pag akin siguro ito, ang unang napalitan ko ay bulb tsaka busina. Medyo lalakasan ko ng konti yung busina. Ako talaga naniniwala ako na at some point kailangan mo talagang gumawa ng paraan para mapansin ka sa kalsada, no? Loud horn. So when you honk, when you honk to another driver, medyo kita ka kagad, or di kaya brighter lights, o di kaya loud exhaust. Kailangan yan eh. But then again, tama rin naman, nag-agree ako sa dapat i-regulate, pero dapat may matinong classification. Sus, masagit na ang daan. Alright, okay, sakto. Let's go. Saan ba na tayo? Uy, ito yung SEC oh. Nasa kanan natin, sarado na of course, dahil 9 PM na. Yes, Easy Motor Supply. Hello! We are a proud ambassador. I am a proud ambassador of SEC Motor Supply. Lahat ng mga gears na ginagamit natin. Helmet, gloves, yung ating belt bag, yung ating padded jackets. Lahat ay sa SEC natin kinuha. Kompleto dyan eh. Ultimo accessories ng lahat. Ang swabe talaga ng shifting na ito. Like it. Normally, I try to find complaint sa isang motorsiklo. I don't know if you remember yung vlog natin na panta nga. Hoy! Tanda ka! Yung mga ganyang klase ng driving, papatayan ng ibang nagmumotorsiklo sa kalsada. No? It's very stupid. Very stupid. Oh, brusko pa naman ako guys, no? I mean, I make it a point na maaalala niyang pinabihan siya ng ganun para hindi niya ulitin. I am mostly, I take it upon myself to sawayin yung ibang mga drivers sa kalsada, no? And a little bit of commando type. Kasi I always believe na pag sinaway mo sila ng medyo commando type, you're saving a life. Kasi what if one day, ang mga coops nila sa kalsada, di ba yung mga mawalang yan sa kalsada ng mga walang yan driver ay yung may baril. Daming ganyan ngayon, di ba? What if yung mga yon? Hindi lang sila sisigawan nun. Diba? Dami na nagkasakitan sa kalsada na ganyan. Eh ako, maninigaw lang talaga ako. Nasa Energy FM na tayo guys. Hindi ko alam kung gaano katagal naging biyahe natin, but we are so glad that we arrived safely. And doon na tayo. Nakita niyo ba Energy FM right there? Okay, we're here. Ang oras ay, it's 9:07 evening and we're just on time, I guess. Medyo madilim tong lobby namin kasi dahil pandemic, kami lang naman yung nag-operate paggabi. So pinapatay na. So this is the elevator. There you go. I'm here. All right. Mayos ka.